Welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Usapang bayan at Gilas Pilipinas naman tayo for today's video. 24-man pool ng Gilas Pilipinas, inanunsyo na. Sino-sino ang mga player na maaaring ipanglaban natin para sa World Cup? Bago natin pagkwentuhan yan, ay makikisuyo muna akong pakisubscribe ang aking channel kasama ng pakihitang notification bell para sagap mo agad ang mga bagong video natin. Here we go! Naririto ang mga pangalan ng nakasama sa 24-man pool ng Gilas Pilipinas for World Cup Qualifier. Japet Aguilar, Scotty Thompson, Arvin Tolentino, Kevin Alas, Calvin Optana, Robert Bolick, Jamie Malonzo, Gio Halalon, Ian Sanggalang, Junmar Fajardo, CJ Perez, Chris Newsom, Alin Maliksi, Raymond Almazan, Roosevelt Adams, Kiefer Ravena, Thirdy Ravena, Bobby Ray Parks Jr., Dwight Ramos, Kai Soto, Jordan Clarkson, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, at Francis Lopez. Sa 24 na player na ito ay masasala pa ito at marami dyan ay hindi makukuha o mag-i-stay sa team. 12 lamang ang mananatili as per FIBA eligibility rules. Para sa akin, ang 12 players na nasa 24 na yan ay dapat solid sa solid. Kumbaga, lalaban talaga ng pukpukan sa mga banyaga at makikipagpalitan ng muka, babangga at lalaban ng pukpukan. Kaya kung ako ang pipili at possible din naman na ito ang mangyari, naririto ang aking magiging selection. Number 1, Japet Aguilar, 6'9", na pwedeng lumaro ng power forward at sentro. Pangalawa, si Kai Soto, na may taas na 7'2", na ilalagay natin sa sentro. Number 3, Jordan Clarkson, 6'4", point guard at shooting guard. Number 4, Calvin Optana, 6'5", small forward, stretch to power forward. Number 5, Scotty Thompson, 6'1", point guard. Number 6, CJ Perez, 6'2", point guard, shooting guard at small forward. Number 7, Dwight Ramos, 6'4", point guard at shooting guard. Number 8, Francis Lopez, 6'5", na pwedeng lumaro ng shooting guard at small forward. Carl Tamayo, 6'7", power forward. Number 10, Arvin Tolentino, 6'5", small forward. Number 11, Raymond Almazan, 6'8", power forward, pwede rin maging sentro. At number 12, Kiefer Ravena, 6', point guard. Well, opinion ko lang yan at sariling selection ko lang din. Dahil kung sisilipin natin at babalikan ang mga nagdaang World Cup, ay more on length, size, efficiency ang nakikita natin. Kaya sa center position, kung sana makakahabol si Junmar Fajardo ay mas mainam. Pero as of now, meron tayong Aguilar, Almazan, at Soto. Yun nga, kung sakali makakahabol si Kraken, ay mas lalakas ang ilalim ng Gilas at maaaring makasabay ito sa laro. Sa forward position naman, makakasabay dyan sina Arvin Tolentino, Calvin Optana, Tamayo, at Lopez na naglalaro ang height sa 6'5 to 6'7 na tingin ko kayang pumantay sa mga banyaga. Ang apat na yan ay good in size, length, may tira din sa labas, lalo na si Optana, inside and outside, plus may excellent court vision at athletic. Si Francis Lebron Lopez naman ay almost advanced sa skills na may shooting, ball handling skills, finish to the rim, at mahaba din for defensive purpose. Si Tamayo at Arvin Tolentino naman ay maaasahan din para magbigay ng extra offense coming off the bench, lalo na para mabus ang outside shooting ng Pilipinas. Better defender din. Aside dyan, they can score inside and collect rebounds. Sa mga guards naman, kung ito ang kukunin nila ay tingin ko papalag ang Pilipinas dito. Dwight Ramos, Scotty Thompson, Kiefer Ravena, CJ Perez at Utah Jazz star na si Jordan Clarkson. Solid na din halos ang mga guards. Si Dwight Ramos pa lang, kayang mag-generate ng score at mag-facilitate ng play. Good defender din at matalino maglaro na siyang kailangan-kailangan ng Pilipinas. Plus may CJ Perez at Scotty Thompson pa na mga energy provider of the bench na maaari ding asahan sa depensa, opensa, maging sa rebounding. Si Scotty Thompson ay maasahan din sa playmaking. Isa pa, si CJ Perez at Scotty Thompson ay nakita na nating lumaro sa Gilas Pilipinas at hindi naman tayo pinahiya ng dalawang ito. Isa sa pinakaasahan natin ay si Jordan Clarkson na magtitimon para sa Pilipinas. Tingin ko mag-fit agad si Clarkson sa mga makakasama nito dahil halos advanced na din
at may pagka-NBA na din talaga ang approach ng mga locals. Well, kailangan natin ang serbisyo ni Clarkson. Kung maaari nga lang makasama pa si Jalen Green sa lineup para lumakas-lakas ang gilas ay mas mainam. Pero focus na lang tayo sa mga available at gustong mag-serve para sa bayan. Ang isa sa pinakaabangan ng mga Pinoy ay itong si Kai Soto. Ito na ang pagkakataon niya para ipakita sa buong mundo ang kaya niyang gawin. Dapat magpakita ang gilas talaga ito. Sukdo lang ipanalo niya ang mga laban sa pangunguna niya. Kapag nangyari yon, bubukas ang mga pinto ng oportunidad para kay Soto. Luckily, baka may mga NBA teams ang magka-interes sa kanya. Why not? Well, sabi ko nga, yung 12 player na aking nabanggit ay sariling selection ko lamang. Pero mas maganda kung 90% sa mga manlalaro na yon ay mapasama sa lineup. Sayang kung hindi makakasama si Fajardo. Nakapasok kasi ng finals ang SMB at alam nyo na, kailangan magtrabaho sa PBA. Pero kung ako lang ang masusunod, kapag natapat ang World Cup sa kahit anong liga, ay dapat i-priority na iwagayway ang sariling watawat para lumaro. Sana kapag Pilipinas na ang pinag-uusapan, ay nagkakaisa tayo. Walang negosyo, politika at inggitan. As in, gawin nating solid ang team para manalo at mapatunayang kaya na natin ang World Cup. Ano sa tingin nyo? August 25, haharapin ng Gilas Pilipinas ang Lebanon. August 29 ay ang Saudi Arabia. Sana maging competitive mismo ang coach na hahawak sa pambansang koponan at huwag pumayag na atsoy-atsoyin lang ang Pilipinas. Yes, importante ang presence natin. Pero once na nandun na tayo at lalaro na, i-aim o hangarin nating manalo para sa ating bansa. Shoutout sa iyo ka-teammate Gil Kemekaxio. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. Okay, kung pwede lang din sana maglaro si Jason Castro para sa Pilipinas, ay mapapakinabangan din ito lalo na ang experience ni Castro sa mga ganitong atmosphere. Malakas pa naman si Jason at isa sa kinatatakutan at chine-check ng ibang bansa. Kaso nasa PBA Finals din. Walang masasabi ko lang, suportahan na lang natin ang Pilipinas. Mala nyo, maulit yung dati na ginulat natin ang mga Europeo, Afrikano at mga Amerikano na muntik nating talunin ang mga bansang Greece, Croatia at Argentina. Hindi ko makakalimutan yung in-your-face dunk ni Gabe Norwood kontra kay Luis Scola. The Philippines, 3-on-2, Norwood! Smile for the poster, Luis! Nakakamisyon. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode.